part 3 ng ating ease of paying taxes. So sa, kung hindi niya pa napapanood yung part 1 at yung part 2, please panoorin po ninyo upang maintindihan ninyo yung parusa. Hindi ho easy, difficulty ang tingin ko eh. Dapat ho kung magkakaroon ho tayo ng klasifikasyon ng mga taxpayers, which yun po yung pinopromote ng ease of paying taxes. Lalabas na raw, sabi ng mga naririnig nating informasyon, eh hinati ho yung tax, mga taxpayer into large and medium. Ano benefits kung merong large and medium? May benefit ba sa taxpayer? Yun ang lagi kong tinatanong eh, mga congressmen, mga senador, ang tatalino ho ninyo. Bakit hindi ho ninyo sabihin sa taong bayan kung ano ho yung benefits pag ikaw ay medium and large? Of course, kung may medium and large, para hong damit yan, meron ding small. Ito ho suggestion ko sa inyo, mga, ang tatalino nyo eh. Naiingit ako sa inyo, ang tatalino nyo. Ang suggestion ko, pag small ka, dapat yung tax return mo at saka mga reports mo, simple. Yung reports mo, kung small ka, dapat konti lang. Okay? Kasi kung small ka, mas marami pa ka dapat na gamiting time. Bigyan ka ng gobyerno. Ah, ang dami na kasing government agency kung ano-ano hinihingi. Isa pa tong BIR o tong biro. Ang daming hinihinging requirements, reports, ang daming ipinapile na BIR form. Gawin nating socialized ang mga forms, ang mga ginagamit ng mga taxpayer. Kung small ka, dapat konti lang yung form na ipinapile mo, BIR form, at wala nang walang report na isasagmit kung hindi yun lamang mga BIR form. Ang ganda nun. Tapos yung BIR form, very simple, 2 pages lang. Hindi hihigit ng 2 pages. Kasi yung mga small taxpayer, no time yan. No read yan. At saka no write. Bawasan mo yung obligations through socialized reporting. Pag medium, o didagdagan mo ng reports. Pag large, dagdagan mo rin. Diba? Tapos, mga congressman tsaka senador, huwag niyong ibigay sa BIR yung pagka-classify. Babastusin yan, sir. Sa 35 years ko ng pagpa-practice bilang tax specialista, binabastos ng mga BIR officials ang batas natin. Okay? So, ano gagawin ninyo, mga senador at saka mga congressman? Simple lang. I-institutionalize nyo yung sinasabi ng Supreme Court. Gawin nyo na pong Republic Act. Ano yon? O, yung BIR versus Sayok, 1958 ruling. Ano sinasabi? Pag ininterpret daw ang tax code, it always and at all times must be in favor of the taxpayer. O, in interpreting tax exemption, it will always dapat in favor of the government. 2 simple rules. Interpretation of the tax laws and rules and regulations, sama na natin yun, and other laws, basta tax paying ang pinag-uusapan, in favor lagi ng taxpayer. For example, subpoena duces tecum, letter of authority. In favor dapat lagi sa taxpayer. Ang ginagawa ng mga BIR officials, pag gumawa sila ng rule, laging in favor of the biro. Isip, sir, isip. 1958 yan, walang nagko-comply, walang nag-a-apply. Okay lang. Pagdating sa tax exemption or expenses, it must always be in favor of the government because tax exemption yan eh. Dapat i-prove ng taxpayer na exempted siya. I-include nyo sa bill on ease of paying taxes. Sana naman may mga taxpayer akong nanonood dito, nakikinig itong bidyong to, ay mapadala sa mga senador at sa mga congressman.
Please. At huwag po ninyong kalilimutan, mga ka-taxpayer kong minamahal, bago ko i-discuss yung taxpayer's bill of right. Kasi po yung taxpayer bill of right, wala ho yan sa Kongreso. Please hit, click the like button to beat the algorithm of Tax Specialista YouTube channel at ka-taxpayer fan page sa Facebook. Bakit ho natin gagawin yon? Kung maraming tao ang makapanonood nito, maraming tao ang makaiintindi ng taxation at maraming tao ang makakatupad ng kanilang obligasyon sa taxation at maraming tao ang makakagamit ng kanilang right. Please, click the like button. Nagpapasalamat ako sa iyo na nag-click ng like button. So, pag-usapan natin mga taxpayer, ano ba ang benefits ng ease of doing business. Idinagdag sa ease of doing business, yung rights of taxpayers. Maganda po yan, sir. Kasi yung mga taxpayer, kailangan nating i-institutionalize yung right nila para naikukuha nila, naiintindihan nila. Wala hong time, wala hong no time, no read, no write to lahat ng taxpayer sa Pilipinas. Ibig ko sabihin eh, hindi nila naiintindihan ng taxation. So, ibigay mo na lang, isubo mo yung kanilang rights. So, ano-ano yung mga rights na nandito dito? Sabi rito, fundamental right. Ba? Pay no more tax, no more than correct amount of tax. Ang ganda nito. Ang ganda niyan. Ngayon, kailangan mong turuan ng taxpayer paano magbayad ng tamang buwis in a simple, understandable, one-page statement. Okay, that is good. Number two, to a fair and just tax system. Baguhin po ninyo yung mga regulation ng BIR because ang regulation ng BIR laging in favor of the BIR. That is called masasabi ko yung word na bawal eh. Sabihin ko na lang ho sa inyo, lahat ho ng ginagawa ng BIR in favor of the BIR. Hindi naman natin maaalis yon kasi gusto nilang mga kolekta ng buwis. Yun ang problem sa ano eh, budgeting. Hinihit yung budget kahit na hindi pwedeng ihit. Okay. Ang pinaka-importante rito is ito eh. Speedy disposition, nasa ano yan eh, nasa tawag nito, constitution natin. Hindi sinusunod din ng BIR eh. To finality of tax cases. Isa sa mga katarantaduhan ang nakikita ko, eh, hindi pa final yung assessment, nag-i-issue na ng warrant of garnishment or warrant of distraint. Dapat may parusa yung regional director. Kasi siya pumipirma niyan eh. May parusa din yung revenue district officer. Kasi siya yung nagpapatupad niyan eh. Dapat sila parusahan. I suggest. At ito, number 10. To be protected against malicious, excessive, wrongful assessment and to seek remedy, redress for the same. Maganda sir yung sinasabi mo dito, sir. Napakaganda. Ang problema, sino magdedetermine ng malicious, excessive, and wrongful assessment? BIR? Bibigay mo sa kanila, BIR? Mag-isip nga kayo, sir. Yung naggawa ng assessment, sasabihin niya sa sarili niya, ako ay mayroong excessive, malicious, and wrongful assessment. Walang ganun, sir. Wala. So, ang suggestion ko, mga ka-taxpayer ko minamahal, kung nakikinig yung congressman nyo, pakikatok nyo nga yung pinto. Baka tututulog pa eh. Sabihin nyo, sir, i-define. Actually, may definition na. Huwag ka mag-assess ng more than 1 peso. Larger than 1 peso na nire-require ng batas. O, pag sinabi ng batas, nang babayaran mo, 100,000. Pag nag-exceed ka ng 100,000 and 1, may criminal liability na. Ang problem dito, walang ipin. Hindi nilagyan ng ipin. Ano mangyayari, sir? Sabi, redress eh. Okay? So, nag-file ako. Kailangan pa ba may redress? Gagawa ako ng complaint letter para may redress? Para lang ma-determine kung wrong, malicious, at saka excessive yung tax? Diba? Kaya ako nga sinasabi sa inyo, i-incorporate nyo na yung dalawang rule. Yun lang dalawang rule. Liberally, in favor of the taxpayer, yung interpretation ng tax code,
At number two, in tax exemption, liberally in favor of the government. O, fair yun. Fair. So, magtatayo ng taxpayer advocate office. Sino nakaupo? Taga BIR? Wow! Sino pa? Taga DOF? Eh, sino ba boss ng mga taga BIR? Di ba taga DOF? Tapos silang dalawa magbo... Salbahe ka. Winalangya mo yung taxpayer. Ay, Diyos ko. Walang mangyayari. So, itong batas na to, magiging basura lang ito eh. So, dapat lagyan natin ng ipin. Lagyan natin ng tamang lingwahe. I-define nyo lang, sir. I-define nyo bawat right ng taxpayer. Define nyo, sir. Ang dami nating magagaling na lawyer. O, number two. Ito, number three. Given timely information, ang ganda niyan. Quality service and tax education, oy, maganda yan. Consistent and transparent application of the law, ang ganda niyan. Classification of taxpayer, ayun. Ito may mga, whenever tax rule are prepared and enforced. Socialize yan, sir. Ang problema, isulat nyo na in detail, please, in detail. Maganda ho yung mga sinasabi nyo rito. Ha? To privacy and confidential information. Maganda yan. Speedy resolution, sinabi ko na yan. So, ito ho, napaka-questionable. Ang BIR ho, may tatlong function. Liwanagin ko lang sa inyo. Ang unang function is to interpret the tax laws. Sino ba nag-i-interpret ng tax law? Di ba court? So, lumalabas, ang BIR is a court. Number two, to render judgment. Okay? Sino ba nagre-render ng judgment? Di ba court din? O di ang BIR, court din. Hindi, teka muna, nagkamali ako. Interpretation of the tax code. Ayun. BIR, court din pala yon. So, yung isa is rendering judgment. Court din yon. And number two, three is gumagawa ng rule. Ha? Rules and regulation. O sino ba gumagawa ng rule? Diba legislative yan, congressman at saka senador. O di parang legislative na sila. Three, sila yung prosecutor. Diba? Sila yung nag-i-implement. Enforcer ang tawag. Enforcer. So kung enforcer sila, edi inaano nila ang government, ang power ng presidente. Ibig ko lang ilagay sa utak ninyo. Number one, ang BIR is a court. Number two, ang BIR is a congress. Okay? Tagagawa ng batas, legislature. And number three, executive. So, yung tatlong klase ng branches ng government ay pine-perform ng BIR. Dapat yan i-segregate. Kaya ako sinasabi, tanggalin ninyo sa BIR ang pag-i-interpret. It must be a collective body ang nag-i-interpret o nag-i-issue ng mga rules and regulation. Isama nyo na yung National Tax Research. Number two, isama nyo ang Court of Tax Appeals. Number three, isama nyo BIR. Number four, isama ninyo yung Oversight Committee ng Congress. At isama ninyo ang Oversight Committee ng Senado. So, may limang tao ang gumagawa at nagbabantay nung ginagawa ng BIR. Ano lang kasimple. So, there will be peace for every taxpayer. There will be a tax savings for every taxpayer. Please, tawagan nyo yung congressman at senador nyo at papanood nyo tong video to. So, marami pa ho rito magagandang pinagsasasabi. At ang kulang ho dito, sabihin ko na sa inyo, is definition. Subject ho kasi sa definition. Ayan. Subject ho kasi sa interpretation ng BIR yung napakagandang batas na pinopropose. Ease of paying of taxes. Kasama ho dyan yung deficiency tax. Isama ninyo. O kailangan ho ninyong baguhin yung buong sistema na ngayon po ay bulok at
marami hong loopholes at nagagamit ho itong loopholes na to ng mga BIR. Panoorin nyo po susunod kong video tungkol ho sa compromise penalty at compromise settlement at iba pong video na available ho sa ating ka-taxpayer Facebook at saka tax specialista YouTube. Okay. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, iniimbitahan ko rin kayo na maging tax specialista at maging mabuting taxpayer. With that, peace and happiness be with you for life. See you later.